Guys! Yan. Once again, welcome naman po sa aking YouTube channel. Ayan. So, for today's content, may bago na naman po akong ituro sa inyo. Lalo na yung katulad ko na mahilig sa Okay Ugay. Since na mahilig tayo bumili ng damit sa Okay Ugay, ayan, ituturo ko sa inyo kung ano yung paraan po para i-disinfect yung damit na nabili ko sa Okay Ugay. Ayan, tara guys! Ayan. So, guys, ito po yung damit na nabili ko galing sa Okay Ugay. Halagang 50 pesos. Pangbahay lang po siya, guys. Ayan. So, now, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan kung paano mag-disinfect. Na, syempre, guys, pag bumili tayo ng damit sa Okay Ugay, hindi naman natin alam kung sino ang nagsusuot o kanino galing yon. So, para naman ma-assure na safe tayo, lalo na sa mga gunja at saka tikati sa balat. Ayan, tara, guys, samahan nyo ko. So, ito yung una. Syempre, guys, una, meron kayo dapat na damit. Yung damit na i-disinfect nyo, of course, yan yun. So, pangalawang ituturo ko sa inyo, guys, familiar naman kayo dito, guys, sa lemon. Ayan. So, itong lemon, hindi lang po siya may benepisyo sa ating katawan. Of course, marami po itong benepisyo, lalo na sa paglilinis ng ating mga bahay, sa ating mga personal na gamit. At, of course, ito po yung pwedeng pang-disinfect, guys. Marami siyang benefits. Ayan. So, ayan, so pangatlo guys is that yung Sonrox Colors. I'm sure familiar niyo naman to kung paano to gagamitin. Ayan, so itong Sonrox Colors po, kahit anong kulay ng damit, hindi po matatanggal yung kulay at pampatingkad pa po siya ng kulay. At of course, meron din po siyang source ng disinfect. Nagdi-disinfect din po siya ng mga maruruming damit at gamit. Ayan, so ang pang-apat naman po na ituturo ko sa inyo guys is that yung, of course, tawas guys. Yan. Ito namang tawas, ito po siya ang nagtatanggal or prevent ng mga kati-kati. At of course guys, yung amoy, yan, nagpapatanggal po siya ng amoy kasi, di ba po guys, pamilya naman po kayo pag bumili ka ng damit sa Okay Ugay, medyo may amoy siya na hindi mo maintindihan or mga siguro chemicals yun na nilalagay dun sa Okay Ugay. Kaya of course, ito yung ginagamit ko, tawas. Ayan. Para hindi ka na gumastos, may mga tawas naman dyan, pwede nyo na pong gagamitin. Ayan. So, tara guys, samahin nyo po ako kung paano disinfect ang damit na galing sa Okay Ugay. Ayan, so na guys, natin gagawin is that nilinisin ulit natin yung ating kaldero. And of course, kailangan maging malinis ang ating kaldero para dito natin i-disinfect yung damit natin. Of course, syempre kailangan malinis. Ayan, so kuskus lang natin ng kuskusin ng tiya. Kasi ito po talaga yung ginagamit ko na kaldero guys na pang-disinfect ng, or kahit ano guys, pang-disinfect ng ano, ng damit at saka pang tina. Dito rin po ako nagtitina. Hindi ko na ito pinaglututuan guys. Ginagamit ko na lang ko sa aking mga eksperimento. Ayan. So, lalagyan siya natin ng tubig guys. Ayan. Unang steps, magbo-boil tayo ng water. Pagka-boil natin ng water, saka natin ilalagay yung damit. Ayan. At yung mga ingredients. Ayan. So, habang hinihintay natin kumulo yung tubig guys, basain muna natin yung damit na ating i-disinfect. Ayan, babasain na natin siya. Ayan, so basain muna natin siya. Ayan. So after natin mabasa, set aside muna natin. And then guys, hihiwain natin yung lemon. Ayan, so hihiwain natin siya guys. Hihiwain natin siya. Huwag natin isama lahat guys, ha? Sayang naman. So, ganito lang kalaki. Pwede na. Tapos, pigain mo na lang siya, guys. Pagkatapos mo dun, hiwain. Pigain mo na lang siya doon. At yun ang ilalagay mo doon sa pinakakulong water. Ayan. So, tayin natin, guys, na kumulo yung water bago natin ito ilalagay. Ayan. So, as you can see, guys, kumukulo na siya. Ayan. So, ito na yung pinaka-procedure natin kung paano gagawin yung ating pag-disinfect. So, una, guys, of course, ilalagay natin yung tawas. Ito yung tawas. And so tawas guys. Ayan. So para hindi masayang, makuha tayo ng portion ng tubig. Ayan. Ayan. So pangalawa guys, pipigain natin yung lemon. Ayan, pipigain natin. Make sure na pigang-piga. Ayan, nagkakaroon na siya ng reaction guys. Of course, hinain muna natin yung apoy. Ayan. Sobrang bango. Ayan. Ayan. Ayan na guys. And then, since na nailagay nyo na lahat, yung tawas, yung lemon, sunod yung ilalagay guys, is that yung, ito guys, Sonrox Color. Ayan. Mga dalawa lang guys. Ayan. Tapos haluin nyo lang siya guys. Ayan, haluin. Mga 5 minutes,
5 seconds, guys. Ayan. Mga 5 seconds. Or 5 minutes kung gusto nyo. Mas matagal-tagal. Ayan, sobrang linis nyo na, guys. Oh, nakita nyo, guys. Ayan. So, so tapos na, guys. Pagkatapos nyan, ilalagay natin, guys, yung damit, of course, natin i-disinfect. Ayan. And then, ihalo natin siya, guys. Ayan, haluin natin. Ayan. Kahit di color yung gamit or damit nyo, guys, hindi siya matatanggal. Kasi nga, meron siyang Sunrox colored. Ayan. So, patitingka rin pa niya lalo yung kulay. Ayan. So, after dyan, guys, patayin natin. Ayan. And, isiset aside muna natin, guys, bago natin isampay. Palamigin muna natin siya para kahit papano talagang na-disinfect siya. Ayan. Yun lang, guys, ang procedure. Pagka lumamig na siya, guys, saka natin siya isasampay. Ayan, guys. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog for today kung paano mag-disinfect ng mga damit na galing sa ukay-ukay. Ayan. So, don't forget to subscribe para kayo updated sa aking mga bagong videos na i-upload. And, of course, share and like na rin. Paalam, guys!